Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel. At ito po, nako, napakaganda nitong topic natin ngayon. Alam ko ilan po sa inyo o marami na po sa inyong nakakaalam ng patungkol dito sa pag-withdraw ni Mayor Sara Duterte sa pagtakbo bilang mayor ng Davao City. At ang pumalit sa kanyang kandidatura sa pagka-mayor ay ang kanyang kapatid na si Baste. At dito po sa mga pangyayari na ito, ito po yung mga kumbaga pinaka-kinaaabangan ng mga supporter ng Tatay Digong natin. Bakit? Kasi naku po, marami po talagang nagtutulak at nagnanais na si Mayor Inday Sara Duterte ay kumandidato sa pagka-presidente. Andiyan ang Run Sara Run movement, andiyan ang mga vloggers na gustong si Sara ay kumandidato bilang presidente sa 2022 elections. Pero meron ding mga bulong-bulungan at meron ding mga naririnig tayo na sabi nila ay magbabais daw si Mayor Sara kay BBM. So kung mangyari man ay BBM at Sara or Sara at BBM, kung maisipan man ni Inday Sara na kumandidatong presidente at mag-give way si BBM, eh di ba win-win situation para sa ating lahat na nagnanais na si Inday Sara at si BBM ay mag-tandem sa 2022 elections. Ayun. So, sana talaga ay magkatotoo ang tandem na ito. At alam ko, nakahapon sa mga dilawan o pinklawan na nang malaman nila at nakita nila ang mga post sa Facebook ni Inday Sara, ni Baste at ng ilang mga supporters ni Inday Sara, alam ko na sila ay mga nataranta, natakot at kumbaga kinabahan na. Bakit? Kasi ito yung pinakaayaw nilang mangyari. Ito yung pinaka hindi nila gugustuhin na mangyari dahil nga kapag nag-withdraw ang isang Inday Sara Duterte sa pagtakbo bilang mayor ng Davao, ano ang mangyayari? So ano ang mga posibilidad? Pwedeng si Inday Sara ay kumandidatong presidente, pwedeng kumandidatong vice-presidente, at pwede naman siguro sa pagka-senador kasi qualified naman siya sa lahat ng bagay na iyan, sa lahat ng posisyon na iyan. So, kung si Inday Sara talaga ay kakandidatong presidente, syempre, unang-una nang matutuwa dyan ay ang mga DDS at ang Run Sara Run movement, di ba? Yan yung mga nagtutula kay Inday Sara, ito yung pinakamasayang araw kung mangyayari yan. So, abangan na lang natin sa November 15 kung ano po ang mga mangyayari at kung ano ba ang mga pagbabago at kung ano ang mga sorpresa na darating sa araw na iyon. November 15, dyan pa lang po natin malalaman ang final na desisyon ng mga nagnanais na kumandidato para sa election 2022. At kung mag-giveaway man, meron mang mga mag-giveaway, meron mang bumaba, meron mang umakyat, basta wala lang mauupo na pinklawan. Basta wala lang mauupo na dilawan kay Inday Sara, kay BBM, parehas tayong panalo dyan sa bagay na yan. Lahat po tayo ay panalo dahil parehas na makakapagpatuloy ang dalawang ito sa mga nasimulan ng ating Tatay Digong. Yun po ang pinaka-importante. Di bali na kahit sino ang maupo, wag lang po talaga ang dilawan o pinklawan. Wag lang po talaga tayong mauulit na mapasok pa ng mga kumukonsinte at mga nag-aalaga sa mga oligarko. Huwag lang po tayo talagang papasukin muli ng mga traidor sa bayan at talagang walang ibang iniisip kundi magpayaman ng magpayaman. Diba? Ayan, nakita nyo naman. Nakaahon tayo konti. Nakaahon-ahon na tayo. Nagre-recover na tayo mula sa pandemya.
dahil na rin sa magandang governance ni Tatay Digong nitong panahon ng COVID. Kung hindi si Tatay Digong ating presidente, ano na kayang nangyari ngayong panahon ng pandemya? Kaya nga po talagang ako bilang isang vlogger, ito po yung aking way o ito ang aking parte para masuportahan ang ating Tatay Digong sa darating na 22 election. Sana po talaga ay ang papalit kay Tatay Digong ay yung makakapagpatuloy ng kanyang mga advokasya, makakapagpatuloy ng mga proyekto na kanyang sinimulan at makakapagpatuloy ng kanyang mga kabutihan na nagawa sa ating bayan. So, ayan, katulad niyan, yung Dolomite Beach dyan sa Manila Bay. Kung hindi pa nagkaroon ng isang mayor from Mindanao, especially dyan sa Davao, eh hindi pa malilinis, hindi pa maayos ang Manila Bay. Diba? Wala namang ibang nakaisip na kahit sino man na presidente, vice-presidente, senador, wala man lang nakaisip para linisin ang Manila Bay na kumbaga naging tatak na ng isang maruming tubig, polluted na dagat. Kilalang kilala yan sa napakagandang sunset, kaya lang paano ka manonood ng magandang sunset dyan kung yung tubig ay pagkaitim-itim at may amoy. Kaya nga po talagang malaki ang pasasalamat ng nating mga Pilipino kay Tatay Digo. Ako hindi pa ako nakakapunta dyan sa Dolomite Beach, pero ito yung isa sa mga gusto kong mapasyalan nung ako'y umuwi ng Pilipinas galing sa Malaysia, dahil trending talaga ito. Nagsimula ang paggawa dyan, kung hindi nagkakamali, last year, talagang trending na trending, at napakarami po talagang tao na nagpupunta dyan ngayon dahil isa yan sa mga tourist attraction ng ating bansa. At kumbaga ito ay kapag nagpatuloy, kapag natapos na ang pagre-rehabilitate sa Manila Bay, hindi na nakakahiya na meron madaang turista dyan, maninibago na sila, hindi na yung Manila Bay na dati nilang kilala o alam nila na kapag ikay pumunta malapit doon sa may breakwater o malapit doon sa may tubig, medyo hindi talaga maganda ang amoy. Kaya ngayon, maayos na, malinis na, sana patuloy, yan, patuloy at patuloy lang na maitaguyod, tapos ang mga proyekto na nasimula ni Tatay Digong, katulad din yang tong release ng tren na subway, ay sana talaga matapos yan at maayos, kasi malaking tulong yan sa pagpapaluwag ng trapiko sa buong Kamaynilaan. At yun, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo dito sa aking vlog at sa suporta po ninyo dito sa aking vlog. Thank you po. Salamat po sa mga nag-subscribe na mga ka-BBM natin. Maraming salamat din po sa mga sumusuporta at patuloy na nagmamahal dito sa ating channel. So yun, thank you po sa inyong lahat. Ako po yung magpapaalam na, kita-kits na lang po tayo sa live ko mamaya, alas 9 or alas 10 ng gabi. So yun po, mama chup-chup, love you, God bless us all. Tatay Digong, BBM at Sara Duterte lang ang malakas. So yan, BBM, Inday Sara, Tatay Digong. Diba? Ganyan ang sign ni Inday Sara nung nakaraan. Baligtad yata, parang ganyan. So alam nyo na, nakita nyo na. So yan, mga ka-BBM ko, ingat po kayo. Salamat po. What's up mga tropa peeps?